Okay, nandito na naman ang isa sa ating mga tropa. At naikwento niya lang, nagkaroon ng problema ito sa sakya niya. Pag-park niya, ayaw nang umistart. So, merong tumulong. Ang ginawa ay chinek-check. Tapos binuhusan ng gasolina dito sa throttle body, sa intake. Tapos umaandar. Ngayon, ang sabi sa kanya, injector daw ang sira. So, nakakapagtaka mga kaibigan. No? Pag ganyan mga nakapark lang kayo, diba, pumasok kayo sa trabaho, kagaya ni sir. Tapos, pagsusi ninyo, pag uuwi na kayo, ayaw na umandar. Huwag agad kayo pupunta sa injector. Kasi yung injector, una-una, hindi yung bigla-bigla nasisira. Na to the point na hindi aandar yung makina. Kasi ang injector, sa experience ko dyan, isa-isa lang po yan kung masira. Aandar, pero papalya. Pag binunot mo kasi isa niya, para ka rin nagbunot ng isang high tension wire, no? May tatlo pa. Manginginig-ginig lang yan, pero i-start siya. Pero imposible yung apat na injector agad sira. Eh yun daw ang sabi kay sir. Injector daw ang sira, kaya ayaw umandar. So mali, mali ang analysis mga kaibigan. Pag ganyang pinark ninyo at ayaw umandar, ang una ninyo i-check sa mga sasakyan, pag di gasolina, gasolina at kuryente. So ang fuel pump, yan na nagsusupply ng gasolina papunta sa makina, galing sa tangke. Ito yun. Yan. So ang ugali nitong si fuel pump mga kaibigan, hindi yan nagpapaalam kung kailan siya mamamatay. Kagaya niyang nangyari dito kay sir. Pumasok lang siya sa trabaho. Pag uwi niya, ayaw nang umistart. Redondo siya ng redondo, ayaw umandar. So ang i-check ninyo, kuryente at gasolina. Paano yun? Una sa gasolina muna tayo, pinakamadali. Etong fuel hose na yan, galing niya sa tangke, i-distribute niya yan sa railing papunta sa injector. 1, 2, 3, 4. So dito, pwede mong luwagan tong tornilyo na to para makita mo kung sisirit ang gasolina. Kuha tayong gamit. Okay? So gasolina muna tayo. Pwede mo rin unahin yung kuryente, alin man sa dalawa gusto mo. So luluwagan mo tong tornilyo na to. Yan. Ayan. O, kita nyo, tumutulo, di ba? Luwagan mo lang ng konti, ganyan lang. O, makikita mo na yan kung gumagana yung fuel pump. Sir, pasusi nga. Siyempre, pag nakapark yan, may lalabas na konti kasi may laman yan eh. Pag sinusi mo, dahil sisirit yan. Op! Okay, kita nyo? Ayan o, sumisirit, di ba? So, ibig sabihin, buo ang fuel pump. So, hindi gasolina ang problema ninyo. No? Pag gasolina ang problema ninyo, walang sisirit, walang aahon o kahit na ano pa man dyan. Pag sinusi or pinaandar ninyo. Fuel pump, yun ang naging problema ni sir. Ito yon. Yan. So kung natuluyan si sir doon sa injector na sinabi nung unang tumingin, medyo yari. Pagkapalit kasi ng injector, hindi pa rin naaandar. So madodoblehan gastos. Ganun yung nangyayari sa iba. Kaya ang basic muna niyan, flow ng gasolina, tapos check nyo naman flow ng kuryente. Paano nyo i-check yon? Hugot kayo na isa rito. Ka. Medyo malagkit, mainit pa kasi. Yan, hugot kayo ng isa. Ayan. So, sir, nagpalit ka na ba ng high tension wire dito? Hindi pa. Hindi pa. Ito, umano na siya. Palitin na. Mura lang yan, meron yan dyan kay ano. So, dapat ito ang itsura niya na hindi ganyan. Dapat ganito. Yan. So, ganito gagawin nyo nyo. Halimbawa, may baon kayo spark plug. Balik muna natin to. Yan. Halimbawa, may baon kayo spark plug. Kuha tayo. Ito, sample. So, ikabit nyo lang dyan. Kaya yung mga pinagpaltan yung pyesa, gayahin nyo to si Sir Errol. Yan ay hindi nagtatapon ng pyesa na pinagpaltan. Tinatabi nyo lang sa compartment in case of emergency. Pwede nyo gamitin pang testing, no? So, ganyan. Ididikit nyo yung spark plug sa bakal na part ng sasakyan, sa makina, or sa body. Makikita nyo, pag sinusi nyo yan, may tatalo na kuryente dapat dito sa tip. Sir, pasusi nga. Paki-crank kahit mga 1 second lang, 2 seconds. Tingnan nyo, may kuryente na. Ayun o. Hop! Yan, nakita nyo rito, may lumalabas na kuryente. Isa pa, sir. Yan. So, ganyan daw. Hop! Patay na. So, ganun. Dapat may lumalabas na kuryente. E, paano naman kung wala kami dala spark plug, Dok? Para namin malalaman, kumuha kayo ng bakal. Kahit screwdriver, pwede na yan. Siguro naman, may screwdriver kayo dyan.
o kahit na ano. Pasok nyo lang sa loob. Ganon din yun. Sir, pakistart. Yan, ayun, nakita nyo? Ayan. Op! So, yan. Makikita na ninyo na may kuryente. So, doon naman kayo pupunta ngayon sa gasolina. Diba? Ganyan lang yun. Kung ano ang nawawala sa dalawa, yun ang may problema. Pero sa ibang mga kina, yung mga medyo modern, yung medyo maselan, may gasolina ka, may kuryente ka, pero hindi umaandar. Sensor. Doon kayo pupunta sa mga sensor. Pero itong makina na to, hindi to ganun kaselan. Basta mayroong gasolina, mayroong kuryente, aandar yan, no? Wala to yung mga sobrang masiselan na sensor, kagaya sa mga ibang sasakyan. So, yun lang. Kasi ang ginagawa sa kanya, binubuhusan daw to ng gasolina. Binubuhusan ng gas, tapos ichochok. So, sa mga dekarburador lang ho yung gumagana, hindi ho yung gumagana sa mga EFI, no? Aandar yan. Totoo ho yun, kasi walang supply ng gasolina dito, eh. Pero yung pag-choke, walang maitutulong, no? Hindi aaho ng gasolina sa ganung paraan. Kung sira ang fuel pump, sira po. Aandar lang yon. Pag naubos na yung binuhos mong gasolina, halimbawa, isang takip na 1.5, patay na yung makina. Wala na. Hindi yun aahon dahil sa kakachok. Huwag nyo ichochok. Walang mangyayari. Sa dekarburador, nangyayari yun pag madumi. Tatakpan mo. Pagtakip mo, natalsik yung dumi. O kaya yung floater, mawawala yung pagka-stack up niya, aandar. Pero sa EFI, tignan ninyo kung may flow ng gasolina. Sa lahat naman niya, may fuel hose. Basta di gasolina, no? Kahit nga diesel, may fuel hose. Doon nyo titignan kung may flow. Fuel flow, kuryente, pag meron kayong dalawang yan, good na yon. Maliban na lang sensor ang problema na inyong sasakyan. Pero usually kasi, pag ganyang nakapark lang kayo, tapos biglang ayaw umandar, kuryente at gasolina lang, alin lang doon. Bihira naman yung sensor na biglang bumibigay ng ganun, no? Pag merong check engine light, yun, kailangan ninyo ipascan, di ba? Para malaman kung anong sensor. Kasi maraming sensor ang makina. Hindi lang isa, dalawa. Sa mga ibang model, 5, 3 o kung ilan man. Papacheck, ipapascan nyo po yon para malaman pag ganyan. So yun lang po, sharing. Okay na to. Fuel pump. Ingat kayo mga kaibigan sa pagbili ng pyesa kasi yung iba hindi na naisosole. Basic muna lagi, basic lang. Sharing is caring, Easy Works Garage. Thank you po.